Praise the gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Good morning. As we celebrate the memorial of San Pedro Bautista, crucified in Japan, St. Paul Miki and companions, martyrs, kaya pula, and then the gospel tells us that Jesus, his heart was moved with pity for the vast crowds, for they were like sheep without a shepherd. So this is Christ the King Mission Seminary. How do we train shepherds for the flock? Andon sa baba yung mga seminarista. Morning prayers. 37. Buong college seminary na yan. E noong kami, 54 kami, isang klase lang yan. Puno itong simbahan noon. So kunti na lang ang gustong maging shepherd. So I would like to ask for your prayers for our formators. Yan yung mga SBD. Mga bayani para sa akin yan. Yan yung naghuhubog ng mga seminarista dito sa college, sa novitiate, postulancy, sa theology. Hirap ng kanilang gawain. Vast crowds, like sheep without the shepherd. So ang tanong, nagbago ang panahon? How do you train young people to become real shepherds? Ang una, sabi ni Pope Francis, dapat maamoy ng mga sheep yung kanilang shepherds. Sabi pa ni Christ, my sheep know me. Kilala nila ako. May signal yung mga shepherds sa Israel noon eh. Kahit pag ipon-ipunin mo pa dyan, daan-daang sheep, may pito o kaya ibang mga tunog. Pag pumito yung shepherd, yung mga sheep pupunta, yun lang kanya. Kailangan maamoy ng mga tupa yung kanilang pastol. Ang lalim niya. Pagkatapos kong mag-aral sa Rome, parang nagka-crisis ako na. Nagpare ako para magturo ng sa classroom hanggang tatanda ako. Kaya naghingi ako ng permiso. Magtrabaho sa mga mahirap. Punta ako kay mga sisters ni Mother Teresa. Sabi ko, saan pinakamahirap na lugar? Ang yabang ko pa eh. Sabi nila, bukas sumamakap sa amin, Father. Kinabukasan, basurahan pala. 20 hectares doon, tunilada, 1,000 toneladang basura. Hindi kilala ng mga tao doon yung pare. Walang pumapasok doon, pati pulis. Kailangan, 20 sila na may armalite lahat. Kung hindi, malagyan ng gripo sa tagiliran. Hindi ilalabas na buhay. So punta ako doon, nagsusutana ako dahil sa takot sa mga tao. Minsan, naglalakad ako sa gitna ng basurahan. Nahulog ako sa pusali hanggang dito. Puting-puti yung sutana ko eh. Pinagtawanan ako ng mga basurero. Pero yung isa sabi, hindi ko makalimutan. Sabi niya, ngayon, pareho na tayo ng amoy. Ikaw, maging pare namin. Hanggang ngayon, nangangalisag pa yung balahibo ko, maalaala yung sabi ng mga basurero. Pareho na raw kami ng amoy. Ako na pare nila. Noong kasi, amoy bagong paligo eh. Eh ngayon, amoy basura. Kaya, tinutuon nila yon.
Noong tinapunan ng Granada ang aking kumbento, sa grasya na lang ng Diyos, hindi sumabog. May naiwan na pin doon eh. Takbo ako kay Cardinal Sin. Sabi ko, siya kasi ang Superior Archdiocese of Manila. Sabi ni Cardinal, napaluha ako nang namatay yun dahil grabe ang suporta sa akin sa Smoky Mountain noon eh. Sabi niya, umaga ka na lang doon. Doon ka sumama sa ibang SBD. Pag natulog na, punta ka ng Catholic Trip. Napahiya naman ako sa aking sarili. Sabi ko, di ba? Patay na kung patay. Tapos, sa gabi, ang ingay. Hindi ako makatulog. Sigawan ko na sana na kung ayaw niyang matulog, magpatulog kayo, parang ganyan. Pagbaba ko, andon si Islaw. Waray yun eh. Ano yan? May paltik. Sabi niya, Father, sabi ni Islaw, pag may pumasok sa pintuang yan, para saktan siya, para saktan ka, akin siya. Nakakatakot naman yung mga tao, pero andun sila, nagbantay yung mga kalalakihan na lagi kong sinisurmunan dahil mga lasinggo, basugarul, pinapabayaan minsan yung kanilang tungkulin sa pamilya. Sila ang dumamay sa akin nung tinapunan ng Granada ang aking kumbento. Kasi, pareho na raw kami ng amoy. Magkakapatid na kami. So, hindi nila ako pinabayaan. Buhay pa ako hanggang ngayon. Kailangan ang mga pare, ang mga leaders, spiritual leaders, hindi lang yung pare, masyadong clerical-centered ang simbahan eh. Yung mga leaders sa charismatic renewal, yung mga madre na nasa community, kailangan maamoy sila ng kanilang mga tupa. Yan lang pamamaraan. Kaya rin, noong sabi nila, kasi nagplano na sana ako na ilalabas na naman sila doon sa Bulacan, palagyan ng mga... Sabi nila, ayaw namin yan. Gusto namin, dito kami. Eh, nagbago ang aking... Ah, sige, yan gusto niya. Punta ako sa NHA, punta. Ayaw ng gobyerno. Kailang magmarcha tayo. 15,000, lalabas yan. Kaya sila may bahay ngayon. So ang pangalawa din, maliban sa naaamoy ng tupa ang mga spiritual leaders, yung tapang ng apog, sabi. Naalala ko pa yung aming cook, si Aling Meli, Krisostomo. Narinig ko siya, hindi niya alam na narinig ko eh. Sabi niya, yung pare namin, si Father Ben, mukhang hindi pahuhuli ng buhay. So, patapangan ng apok. Alam nila, hindi ko sila pababayaan. Paglalaban ko sila, ginawa ko ng maraming beses. Kailangan ng tapang ng apok dahil tatapunan ka ng Granada. Sa Diocese of Malaybalay, nilalabanan ang illegal logging doon. 4 na pare na ang nabaril. Kahuli-hulihan, si Father Rene Regalado. Si Father Flavi Chalap, Villanueva, SBD. Pinagbabantaan ang buhay dahil kinakalingan niya yung mga nabiyuda at mga anak ng EGK. Kailangan ng ibang-ibang lugar na tutulog yan dahil minamanmanan na eh. May mga text na sa kanya na hindi magtatagal ang kanyang buhay. Hindi. Kumurap si Father Flavi Villanueva, SBD. Kasi yun ang pagtawag sa kanya. Maging tupa ka, maging pastol ka na mga tupa na naulila at nabiyuda. Pinagdadasal na lang namin. Pero hinahangaan namin ang kanyang apog, matapang ang apog ni Father Flavi. Ang pangatlo, kailangan yung mga spiritual leaders
kailangan parang sa ranggulan ni Pepe, kanta ni Celeste Legazpi, kailangan matayog yung lipad. Kailangan sinasaklaw yung mas malawak na pangarap para sa kanilang mga tao. Hindi dapat na pag nangangailangan, may relief goods. Maganda din yan. Pero paano mo paaralin yung mga out of school youth? Paano mo pababahayan yung mga squatter doon sa parokya mo? Kailangan ng vision yan. Kailangan ng maganda. Kailangan mananaginip. Tapos, pag may vision, kailangan din ng strategy, key performance indicators. So para sa akin, sheep without a shepherd. Kailangan natin ng mga shepherds ngayon. Kailangan may vision. Kailangan sustainability na ang vision ngayon eh, sabi ni Pope Francis sa Laudato Si. So ang una, ang aking policy, go big or go home. Hindi pwede yung patsi-patsi na lang ngayon. Tatanim ka ng kawayan sa Marikina, eh na-discovery ko, pag in-apply mo yung systems thinking, kailangan yung buong Marikina Valley ang pag-isipan mo. Hindi lang yung tanim-tanim ng... So, nagsa-satellite data kami, naghahanap kami ng satellite data, paano ba, saan itatanim, ilan ang itatanim, para wala ng baha, hindi na mabahaan yung mga tupa ng Diocese of Antipolo sa Marikina Valley. Go big or go home. Pangalawa, network or die. Hindi ka pwedeng ikaw lang dyan. Network ka sa gobyerno, may mababait na tao dyan, marami pa rin. Sila ang may resources. Network ka sa ibang NGO. Network ka sa ibang mga parishes and diocese. Network or die. At ang pangatlo, the keyboard is mightier than the sword. Para matupad mo yung pangarap mo, mayroon na nga yung fourth industrial revolution. Artificial intelligence, blockchain technology, Internet of Things, robotics, ang dami-dami na ngayon. They can be used as tools so that the vision for the sheep can be fulfilled. Yung ginagamit namin sa pagtatanim ng 1 bilyong kawayan, technology. Sa pagdadala ng organic food, hindi nakakalason, ngayon, sa buong Cubao ang pinag-uusapan, meron kaming technology dyan. E-commerce platform. At ang pangatlo, sa pag-aaral ng mga bata, meron kaming learning management system. Kasi noon, bawal ang cellphone sa school. Ngayon, ang school na ang nasa loob ng cellphone. Technology yan. The keyboard is mightier than the sword. Yung technology, symbolized by the keyboard, yung ibang mga kasama kong pare noon sa seminaryo, kagaya ni Nabalwig, Armalite ang sa kanila. Power comes out of the barrel of a gun, sabi ni Mao Zedong. So, umalis sila sa pagkabare, hinahangaan ko pa rin yung kanilang, they had pity on the crowd. Pero, namatay sila. Technology ang ginagamit ko, daan-daan na ang nakatapos ng college, ganda na ng buhay ngayon. So as we celebrate the memorial of St. Peter Bautista and St. Peter Miki and companions, martyrs, let us pray for spiritual leaders, for priests, nuns, and those in charismatic groups and other religious organizations. Na maamoy sila ng kanilang mga tupa, na maging matapang ang kanilang apog in the face of persecution, na makaroon sila ng magandang pangarap para maraming tao ang makikinabang mula sa kanilang tupa, magkaroon ng likas kayang kinabukasan, sustainable future.